kinalaman niya sa mga nangyari sa palanggan. Eh, sino yung bumibisita sa'yo na mayaman? Yung sinasabi nilang tatay ni Elias. Hindi ba siya rin yung leader ng mga taong sumugod sa atin dito? Alam mo kung ano kayo? Ikaw at si Elias? Ha? Mamamatay tao kayo! Kriminal kayo! Ayok ka! Ayok ka! Hindi ko siya tapas ang dila mo! Tumigil ka! Ayok ka! Kasi mapatunayan ko na may kinalaman ka! Papatayin kita! Tandaan mo yan! Buhay pa si Black Rider! Niratrat na namin yung palangga! Ito matinigil yung Elias Guerrero na yan. Ako mismo ang maglilibing sa'yo dito sa isla at Magdan. Babayad ka sa ginawa mo sa palangga. Magbabayaran nyo ngayong gabi lahat ng kasalanan nyo! Pasok! Tuloy celebration! Paano si Elias, senyor? Ako lang bahala sa kanya. Sila kapitan ako. Sumugod kasi dito eh. Oo nga, sir. Nananahimik kami dito bilang sumusugod. Tapos kung ano pinagsasasabi. Ito daw si Nay Alma yung may pakana ng mga pag-atake dun sa palangga. Oo, yan mga yan. Hulihin nyo lalo na to. Kap, totoo ba yung sinasabi nila? Kayo ang sumugod? Sir, gusto ko lang naman ulitawin yung mga bagay-bagay eh. Kaya po ako pumunta. Pumunta? Sumugod po kayo. Sabi mo kay Mamang Police, magkaiba ang pumunta sa sumugod. Hindi, tumigil ka na! Ikaw ang tumigil! Tumigil ka rin! Ikaw ang tumigil! O bakit? Ano? Ano yung idiot, ah? Sir, hindi na po ako magre-reklamo. Kaya lang paalisin niyo na po sila. Sabihin niyo, lubayan ako. At kung gusto niya makipag-usap, makipag-usap siya ng maayos. Ano, Kap? Maayos naman kausap itong si Nanay. Mabuti pa ho. Pag-usapan niyo kung ano man ang gulo ninyo. Hindi yung gagamitan niyo pa ng dahas. Tara na ho, Pitana. Halika na ho. Sige ho, alis na ho kami. Pero babalik ako. Babalik ang kita, Alma. May dalin akong ebidensya. Tandaan mo yan. Sinusumpa ako sa puntod ng anak ko.
Maghahanap po ako ng ebidensya, Alma. Isisiwalat ko ang baho ninyo, makina. Matutunayan ko na may kinalaman kayo sa masakir na naganap. Daan mo yan. Tuntan mo yan. Betana, tama na po. Halika na po. Betana, sarado po. Tama na po yun. Tama na po, Betana. Salaktan? Teka lang. Puro dagat yung nakikita ko. Muna naman ako nakikita ang isli. Ang malayo na yung biyahe ito, ha? Kaya nga, eh. Ay, parating. Ano kaya natin? Sige. Miss, saan dito yung papuntang ano, Isla Alakdan? Papunta kayo doon? Huwag na kayo pumunta doon. Mapapahamak lang kayo. Huh? Doon dapat kami dadali ng sindikato, eh. Baka pwede ko lang kunin ito. Nangyari sa atin, Senor. Lumayo ko. Kasi nakadiri ka! Sumama ka na sa amin. Magpakinabang. Hey, boys! Paghati-hatihan niyo yan! Kapatid ko nandun siya sa isla. Sana buhay pa siya. Pero buti na lang niligtas kami ni Black Rider. Yun ang nangyari sa inyo dun. Sandali, sinabi mo nandun si Black Rider. Oo. Nakita namin siya. May dalawa siyang kasama. Kailangan talaga natin makahanap ng paraan para makarating dun. Kung ako sa inyo, huwag na kayo tumuloy. Mapapahamak lang kayo. Marami sila. Di ba tayo tapos? Walang iyak. Ang arte mo! Akin ka! Pagod ka na! Arte mo! Ang arte mo! Sinabi na sa akin ka! Aray ko, ang sakit. Ako na. Ito ba? Yan. Buti magalos lang, no? Oo nga, eh. Buti hindi dumugo. Oo nga. Nay Alma, hindi naman mo sa nangingialam ako, ha? Pero sa tingin niyo, bakit nasabi ni
kapitana yun. Oo nga, Nay, no? Ano ang chika? Bakit biglang nagwala si kapitana? Diba? Malaki, Nay. Nay, tayo-tayo lang naman yung nandito. Tsaka, marunong kami magtago ng secret. Ay, may hindi ba kami nalalaman? Ewan ko dun. Tinopak malamang. Napagdiskitahan ako. Araw din sa akin yung Alma na yan. Aray! Padahan-dahan naman ako na! Sorry naman kasi, Kapitana. Eh, nagigigil kasi ako sa Alma na yun eh. At saka alam mo, tama naman kasi yung mga polis. Wala tayong pruweba. Kaya hindi tayo pwede sugod na wala namang bala. Nararamdaman ko nandyan lang yung ebidensyang yan. Eh, kinalaman talaga yan si Elias at saka si Alma sa nangyari sa Palangga. Kailangan po lang talagang kalkalin. Miss! Black Rider! Salamat! Andito ka na! Tulungan mo kami! Nasa sila? Andun sila! Sige, huwag mag-alala. Babalik ka kita dito, ha? Miss! 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 Mag-ingat ka, ha? O ano sabi? Makapunta ba siya? Hindi daw eh. Mas kailangan daw siya ni Pretty. Emergency daw eh. Ano ba to? Itid na lang kaya natin si Bunny. Delikado to eh. Kaya na ni Elias yan. Ano ka ba? Kailangan ni Elias na tulong natin. Kahit si Black Rider pa siya. Ano sabi niya? Bane, napag-usapan kasi namin ano na ihatid ka na lang namin. Oh. Delikado to eh. Oh, kaya ni Elias yan. Hatid ka na lang. Anong tinatago niyo sa akin? Wala. Alam ko may tinatago kayo sa akin. Tama na yung pagsisinungaling ninyo. Anong tinatago niyo? Anong sinasabi niyo si Elias? Si Black Rider? Tong, tingin ko kailangan na natin sabihin kay Bunny yung totoo. Anong totoo? Ito na po yung nakalap na online donation ng Buklod Foundation. Pagpasensyahan nyo na po, ha. Pero, ha, dito naman po kami para umalalay sa inyo. Open pa rin po ang donation drive namin para dito sa Barangay Palangga. Maraming salamat po, Ma'am Jackie, sa inyo at sa mga kasamahan nyo doon sa Buklod Foundation. Malaking tulong po ito para sa aming lahat. Salamat po. Wala pong ano man. Nagpapasabi po pala si Kapitana na hindi po siya makakarating. Kanino ko po ba ibibigay itong donation? Ay, baka naman mayroong gustong magtanong. Ay, ako na lang po. Ako po pala si Lorna. Ako po ang barangay treasurer dito sa Palangga. At kaibigan ko rin po si Kapitana. Opo, totoo yan. Sanggang dikit sila ni Kapitanan, ako naman po si Josta. Hindi lang sa kilos, pati na rin sa ganda. BFF po ako ni Treasurera Lorna. Sige po, pakipirmahan na lang po ito. Para po may pruweba tayo na natanggap niyo na po yung donation. Ay, opo, ma'am. Sige po. Naku, ma'am. Maraming salamat po, ha? Sige po.
Maraming salamat po. Salamat, salamat po. Salamat po, Miss Jackie. Sige po. Tapos, thank you po. Ingat po. Thank you po. Dapat sa'yo na lang, wala akong tawala dito. Oh, ba't sila kami? Oy, oy, teka lang, teka. Teka lang, Lorna, saan ka pupunta? Ha? Saan mo dadalhin yung pera? Gugulangan mo na naman kami. Anong gugulangan? Hoy, dadalhin ko kay Kapitana para siya magtabi ng pera. Hmm? Ibubulsa mo lang yan eh. Wala kaming tiwala sa'yo, Lorna. Teka muna, baka dapat pag-usapan natin kung anong dapat gawin dyan sa pera. Hindi lang naman yan para sa iisang tao yan. Para yan sa nakakarami. Oo nga. Alam niyo, ang dami niyong alam, no? Baka nakakalimutan niyo, ha? Ako ay opisyal ng barangay, treasurer nga. Kaya ako ang pinagkakatiwalaan sa pera. That is correct! Kaya wag kayong ano, wala naman nilalabag si Treasurer Lorna. Hoy, sino ka ba? Ha? Ba't nandito ka? Di ba taga-kabil ng barangay ka? Kaya nga. Oo nga. Nagawa mo dito, porkit nakarinig ka ng donasyon? Makikihati ka pa sa mga nandito eh. Hoy, tumutulong ako sa inyo. Tumutulong ba? Okay, sige. Ano ba gusto niyong gawin na bear, ha? Tutal, nagdudunong-dunungan kayo. Anong gusto niyong gawin sa donasyon? Ay, ano bang kailangan dito sa may evacuation center? Ah, ayan. Pagkain, tubig, kuryente. Oh, ganon. Bigas, ma. Kulambo. Di ba? Eh, pati lotion. Lagyan niyo na rin ang makeup. Yeah, lotion sa lambo. Teka. Magkano ba muna yung pera para ma-budget natin para makatulong para sa lahat? Oo nga. Eh, nakita ko sa pinirmahan ko, 10,000 daw. 10,000 naman. Laki rin pala. Bakit kaya hindi na lang tayo magpa-feeding program? Feeling ko pasok yun. Kasi para lahat makatikim, lahat makaranas ng tulong. Di ba, no? Tama. Sige, adobo. Adobo para hindi madaling mapanis. May pakain para sa lahat, di ba? Sarap nun. Ba yan, adobo? Ba't hindi na lang lechon ang bilhin natin? Para sa lahat? Ba't hindi ikaw yung bumili? Masyado kang pilingira. Eh, pwede na malo ito. Uy, ba't ka magkakakit? Na, mag-aaway na naman kayo. Eh, mahirap na nga yung sitwasyon eh. Tatagdagan nyo pa. Ano mga kabarangay? Okay ba sa inyo yung plano? Magluluto ng adobo para makakain ng lahat. Doon sa pera binigay sa okay sa iyo? Di ba? O, sige. Pag-usapan natin, sino ang bibili ng karning baboy? Sino ang bibili ng regalo? Okay, ako na ang bibili ng karning baboy. Kasi may kilala akong supplier, mura natin makukuha yon. At saka pati na rin yung mga iba pang gamit. Sama ka. Ang mag-anak niyang ano. O sige, ako na lang magluluto ng adobo. Dabis ako magluto. Ako, tutulungan na lasa dyan, sigurado. Sige, ano ma, kami na lang bahala ni Apple sa lutuan tsaka mga lalagyanan. Tama, kayo na lang din. Thank you. O, ayan na ha. Malinaw ang usapan. Ako ang bibiling karne ng baboy. Oh. Ha? At huwag kang mag-alala, pretty, kasi may resibo. Hindi ko itatakbo yung pera. Huwag ka masyadong epal. Kasing pera. Huwag ka daw epal. Baka pag binugbog kita dyan, manahimik ka. Oh. Ay, kinabundi nga ta. Doon nga kayo. Lorna! Oh, ito na nga. Ampas ko sa'yo itong... Dito tayo, saka pupunta. Tsura nitong dalawan to. Sino bang mukhang kuto na yun? Wala talaga akong tiwala dyan kay Lorna ni Almi. Sana na lang talaga wala siyang gawing masama dun sa pera. Hindi naman siguro maiisahan tayo niyan si Lorna. Higin natin yung resibo dun sa mga binili niya. Dapat lang. Kakagigil. Pero masarap talaga ako mag-adobo. Ano bang tinatago niyo sa akin? Bani. Si Elias at si Black Rider. Iisa. Matagal na tayong nililigtas si Elias sa mga kapahamakan. Matagal niya nang tinutugis ang Golden Scorpion kasi silang pumatay sa pamilya niya. Yun ang dahilan kung bakit laging wala si Elias. Ibig niyo sabihin, si Elias yung natin nakikita sa mga tao. Si Elias na dyan nagligtas sa amin sa sunog, kay Neneng,
mga tao sa palangga. Kailala naman natin sa Enlas. Pagbuhay na ng taong pinag-uusapan. Lalo na pag malapit sa kanya, talagang tutulungan niya. Saan natin siya dapat tulungan ngayon? Natatakot ako, Banjoy. Alam kong hindi ako titigilan ni Kapitana hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. Nay Alma, baka sisihin si Kuya Elias. Baka magalit ang lahat ng tao sa kanya kapag nalaman nilang siya si Black Rider. At siya ang pinuntahan ng kalaban. Alam kong masamang magsinungaling pero sana hindi malaman ng lahat ng tao ang totoong pagkatao ni Elias. Kahit ako na lang sana saktan nila, huwag ang anak ko. Nay Alma, ano pa yung gagawin natin? Paano po tayo tutulong kay Kuya Elias? Hindi ko na alam, Bunjoy. Naguguluhan ako. Iniisip ko yung kapakanan ni Elias at ni Bani. Lahat yung mga taong pwedeng mapahamak. Cargo de konsyensya ko yung mga tagapalangga, pero hindi ko na pwedeng ipagkanulo ang anak ko. Kailangan nating magpakatatag. Ha? Mananalangin tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng lakas ng loob at sana iligtas niya ang Kuya Elias. Ha? Opo, at ipagdadasal ko din po si Mama na magkasama na po kami. Namin ang aming mga sarili. Ikaw lamang po ang aming sandigan at pinagkukuhanan ng lakas. Sana po iligtas niyo po si Elias at ang mga kasama niya. Ako na po ang humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang at mga kasalanan niya sa iyo. Alam niyo pong napakabuti niyang tao. At sana po yung kabutihan ng puso niya ang magdigtas sa kanya sa anumang kapahamakan, Panginoon. Iligtas niyo po ang anak ko. Huwag lalaban! Ang lakas ng loob mo, sumugo dito sa isla Lakdan. Kala mo matatalo mo kaming lahat? Hindi mo kami kaya! Pinabalaan kita. Bitaw mo siya kung di pa patayin kita! Hindi ako mamamatay dito sa isla Lakdan! Sige! Gumamit ka! Makapatay ko ito! Paka mo! Huwag ina! Ayaw ka! Usapin ko muna ang presidente at militar. Yan ang gagamitin ko para pabaksakin si Edgardo. Edgardo!
Edgardo, asan ka? Susundan kita hanggang impyerno! Sir, ilang beses na tayo napahamak ni Senator sa ating mga dating opresyon. E ngayon, susugod tayo sa laban ng kasama niya. Wala na tayong magagawa. Utos ng Presidente. Magtiwala na lang tayo sa kanila. Pero mag-iingat rin tayo sa pwede mangyari sa Isla Lakdan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ibigay ko na sa inyo ng 150 per kilo. Sa iba ko, 300. Pili lang po. Luin, parang may amoy. Parang hindi na fresh. Bocha yata yan eh. Ito na. Balang papatay sa'yo. Hindi niyo ako mamamatay!